Mga manonood po dyan, meron po tayong gagawing parang pagtuturo kung ano yung mga pwedeng gamitin sa pag-housekeeping, paglilinis. Meron po tayo ritong final touch. Nakita nyo po ito, final touch. Ito po ay ginagamit sa mga bathroom cleaning. And ito po, ginagamit po ito sa mga sahig, pwede itong gamitin sa lababo, pwede itong gamitin sa bowl ng CR. Kasi po ito ay pwede po ito kasi pag nilagay niyo po ito, pwede yung konti-konti lang kasi pag marami, masyadong maamoy, di ba? Kaya kailangan kaunti lang para hindi maamoy ng mga pasyente, mapasok sa CR. Kasi masakit sa ilong. Pag pumasok ito sa ilong, dediretirito sa lang. Tapos, maaaring magkaroon ng sakit ang isang tao. Diba? Kaya ito po yung final touch, ginagamit ito sa bathroom. Yan. At syempre, meron din po tayong Stereo 7. Sa mga bato ginagamit ng Stereo 7, meron po sila ritong, ito po ay surface disinfectant. Diba? Kailangan ang ilalagay mo lang dito ay 100 ml in 101 water. Diba? Tapos, yung contact time niya 30 seconds. Tapos pwede yung palitan ito, no? Pwede itong palitan. Ito ay ginagamit sa mga ano, sa mga upuan, yan, sa mga bed, pag maglilinis ka, wisik muna. Tapos, pupunasan mo. Pero dapat, ano lang, simple lang, konti lang kasi yung Stereo 7 matapang to. Mas matapang to sa final touch. Yung Stereo 7 mas matapang. Kaya dapat nakamask kayo, tapos konti-konti lang para hindi maamoy ng pasyente. Kasi meron pasyente na maselan. Meron pasyente na hindi naman maselan, di ba? Kaya minsan papasok sa ilong, pasok rito sa lang din, magkakasakit sila. Maaaring magkaroon ng quote ng pagkamatay, di ba? Meron din tayong tinatawag na glass cleaner. Saan ba ito ginagamit? Yung glass cleaning. Ginagamit ito sa mga salamin. Sa mga salamin sa CR. Sa mga salamin sa dingding. Di ba? Yan. Kunting ano lang. Ito kasi pag ginamit ito, magiging makintab yung salamin. Di ba? Matatanggal yung ano niya, mga alisabo. Kaya napaganda nito. Meron itong 1 part up to 10 parts water. 34 ml in 500 ml water. Di ba? Saka meron pa tayong pinakamaganda. Pinaka dapat natin ginagamit sa paglilinis. Precept. Pero, kung matapang ang Stereo 7, mas matapang ang precept. Di ba? Ito kasi ginagamit to sa mga contact room. Kasi alam nyo naman yung mga contact room, di ba? Ano yan, dyan yung halo-halo yung mga bakterya, di ba? Kaya tinatawag na contact room, yung isang room. Kaya ito ang ginagamit. Pero dapat, kaunti lang. Kasi matapang po ito yung precept. Makikita nyo naman dito. Kailangan ang gagamitin mo lang 1.7 grams. 1 half tub in 500 ml. Diba? Tapos, meron 2.5 grams. 1 half tub in 500 ml. Meron namang 5 grams. 1 fourth tub in 500 ml. Contact time, 2 minutes. Diba mga kaibigan? Kaya paggagamit kayo nito, kailangan nyo mag-mask. Kailangan unti lang, huwag masyadong marami. Kung maglalagay kayo nito ng precept sa loob, hindi pwedeng isang buo. Hindi pwede. Kailangan hati-hatiin mo. Parang 1/4 lang. Isang buo, 1/4. Para hindi siya matapang. Kasi pag nalamit ng pasyente, nako, devil ako. Thank you so much.